mga kayudi, mga kaagri, mga tebulats, at ngayong lockdown, no, tayo ay kahit pag-ganito lang, tayo pumapasyal sa ating mga kasama. At ang highlight ko ngayon ay ang isa nating kaibigan, no? Actually, siya ay hindi taga dito sa Daniel, Laguna, pero ang lokasyon ng kanyang Bermi Farm ay dito tatay sa Daniel, no po? Daniel Nagkarlang, ay, Daniel Liliw, Laguna. Lagi ko nagkakamali doon, no? At ang kasama natin dito ay ang ating Tatay Carlo, no? At actually, Tatay Carlo, nang nagsimula ay dito ay... kailan? November 19. November. Oh, 27 talaga. Opo, yan, no? So, November pa last year. At talagang pinaghandaan niya ang ating mga kliyente this 2021, no? At kung makikita po ninyo, hindi lang bulate yung kay Tatay Carlo na highlight dito, no? Sa kanyang farm. Tatay Carlo, ano pang makikita nila dito sa iyong farm? Rambutan. Yan. Yan. So, makikita yung rambutan niya. Kaya... sa panahon po ng tagrambutan, pwede kayo mamakyaw po dito at mamili ng rambutan. At Tatay Carlo, doon sa bandang yon, ano yung nakikita natin doon sa bahayan na yan? Itikan yan. So itikan yan. Tatay Carlo, ilan yung itik nyo ngayon? Bali, kulang-kulang na 4,000. Kulang-kulang na 4,000. At actually, malaki sa tingin ko na itutulong niyang itlog ba yan, Tatay Carlo? Itlog o paitlog, no? So... yeah, mga kayubi, kung makikita nyo na sa daming mga itik na yan, no, araw-araw ay nangingitlog yan, at very healthy ang itlog na itik, no, at mataas din sa protein content kumpara sa manok. Kung ako sa inyo, mas maganda rin ang kulay ng itlog na nga pula na itik, ano, Tatay Caro, tama? At masustansya, kaya actually hindi lang dito yan eh, sa Daniel, no po, at malamang-lamang ang Tatay Carlo ay supplier din ng... tawag dito, itong isa sa bayan ng Laguna na nagbebenta ng kinulub na itik, no po, at itlog na pula. At itlog na pula, no. So yan po yung po pwedeng paggamitan. Eh dahil tayo nandito sa kanyang farm at ang makikita niyo po ay ang kanyang bulatihan, ano, Tatay Carlo. Tay Carlo, ano mo nga yung iyong bulate? Tingnan niya angatin po natin, no. At para makita nyo po, no, ayan. So, fresh yung kay Tatay Carlo na manure dyan. At, higit Tatay Carlo, so fresh na fresh yan. No, ayan, matataba yung kay Tatay Carlo na bulate. Actually, nakataba na yung kay Tatay Carlo na bulate dito. No, so, tingnan pa natin. Dito tayo, ayan, tayo niyo, okay na po dito. Ayan, oh, kapal. So, yan, makapal ang bulate ng Tatay Carlo. At, pwede pa, pwede na niya ito harvestan ng kanyang vermicast, no? Siguro mga, Tatay Carlo, gaano kahaba itong inyong bed? Siguro ito ano, mga, hindi pare-parehas. So, opo. Mga ito, nasa 20. 20 meters po to, no? Gantong kahaba. So kung malamang-lamang, baka ito yung mga 20 meters, baka kulang-kulang mga 30 kilo itong isang bed na ito. Eh kung titignan po, ilan po Tatay Carlo ang inyong bed? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Sampo. Yeah, 10. So, kung may 30 kilo ang bawat bed nyo, tatay, edi malamang-lamang meron kang 300 kilo na available na bulate. Yan, mga ayubi, mga agri, mga tebulats, no? Pwede na kayo makipag-barter, no? O kaya makipag-tawarang kay tatay Carlo dito sa kanyang farm sapagkat napakarami naman niyang bulate. Pwede naman kayo niyang bahaginan, no? Ayan, kung makikita nyo, yan, para ng pansit canton yung kanyang bulatihan dito, no? Ayan, oh, makikita nyo yan, ang kapal. At actually, napakaganda din ng kanyang vermicast, no? So, yung vermicast niya na lang ang kailangang makaharvest siya dito, no? Dahil, ano na eh, matured na. Kung ako sa inyo, mga kayuwi, mga kaagri, mga tebulats, no, papasyal ako dito kasi tingnan nyo kung gaano kaganda yung kanyang vermicast, no? Yan, no? Granulated na granulated, mga kayuwi, mga kaagri, mga tebulats. Yan, no? Tamo. Yan, di ba? Ang ganda ng ano, high grade yung kanyang production ng vermicast dahil butil-butil na. At dahil grass-fed yung kanyang pagkain. Tatay, anong pagkain mo dito?
ayo yung ano naman ka baka, dumi ng baka. Baka, so dumi ng baka sa so, grass fed din and saha ng saging. Ate. Yan mga kayubi, mga ari, mga tablets. Tingnan mo naman kung gaano kadami na vermicas ang ma-harvest ng tatay dito, no? Ayan. Ang mas maigi po, pasyalan nyo po ang tatay. Tatay! Imbitahin nyo naman po yung ating mga ano, mga kayubi dyan. Oh, baka gusto nyo mag-ganito rin, eh, pumunta kayo dito. Ayan, tatay, anong inyong cellphone number? 0915-2-3-3-4-9-9-1. So yan po ang number ng tatay at yan ay lagi pong naandito sa kanyang farm. So kung kayo po ay nais bumili ng vermicast at nais din pong bumili ng bulate at gusto nyo pong bumili ng itlog at malamang na may itik ay available po talaga dito sa kanyang farm. No? At hindi po kayo mabibigo dahil napakarami po niyang stock ng bulate. No? Kung kayo makikipagtawaran, ay huwag po sa akin. Sa kanya po kayo makikipagtawaran no? Sapagkat madami naman yung kanyang stocks at napaka-healthy. No? At maganda din yung kanyang lokasyon. Kung titingnan natin yung lokasyon ng tatay, ay wala din tong ano eh. Wala din tong bubong, no? Pero kung titingnan nyo yung lamig, no? Napakalamig ng lugar, mahangin, at hindi polluted dahil malayo ito sa Sanayon, no po? At maganda yung pagkakapili po ng lugar ng tatay. At ito po ay hindi binabaha. Kaya safe na safe po yung kanilang production dito ng kanilang vermicast at bulate. Tatay, nung bang ikay nagsimula ng pagbubulate, nahirapan ka sa pagpaparami nito? Ay, hindi naman. Simula lang ako kumuha ko kay Gary, ilang kilo? Sampung kilo ka lang tayo nagsimula. Oh. Imagine mga kayubi ang kagaling ka mga tablets, 10 kilo lang daw nagsimula pero tingnan nyo lang bed, no? Ayan. Baka may ikandaan nyo yun. Ay kung minabili, nakapag madami na yan. Madami na, opo, opo. At nakakatuwa po, no, mga kayubi, makaaring mga tablets. Imagine kung kayo ay hindi agad-agad talaga magbebenta ng inyong bulate nyo at titingnan nyo yung malaking potential nito sa malaking production, later on, mamahalin mo talaga ang bulate para makagawa ka ng maraming vermicompost. At tatay, saan naman nagbumula ang inyong ano, ang inyong cow manure? Sa may mga bakahan din yan. Marami pong bakahan dito. Sa mga backyard lang. At least meron po kayong source dito sa inyong lugar, sa Daniw. Opo. At tatay, taga dito ba talaga kayo sa Daniw? Kalumpang Liliw. Sa Kalumpang Liliw po kayo. So talagang ang farm nyo lang po ay nandito. Daniw. Sa Daniw. At malapit po kayo sa Barangay Hall? Oo, malapit lang. Yan mga kayubi, mga kaagri, mga tablets, malapit lang po ang tatay Carlos sa Barangay Hall. At kayo naman po ay kilala tatay dito, di ba? Kilala. Ayan, kilalang-kilala po siya at ang number one po na itatanong nyo ay yung itikan at alam na po yan ng mga taong barangay dito. At nakikita ko po tatay Carlo, ano, maganda din yung preparasyon nyo ng ano, sa lupa dahil yung mga nagkalat na damo, no, pananatilihin nyo na, ano, na moist yung kondisyon ng inyong worm bed so hindi mo na kailangan pang magdilig sa labas ng inyong worm bed para gawing moist so nakakatulong yung damo sa pagkontrol ng tubig no para mapanatiling malamig yung ano kaya po maganda yung inyong production dito ng worm. Sana I hope mga kayubi, mga kaagri, mga tablets sa maging interested sa inyo yung 10 kilo ng tatay Carlo na sinimula noong November, ngayon ay napakalaki na nito na production. At kayo po ay inaanyayahan namin, no? Na pasyalan po itong production namin ng worms, no? At vermicompost dito po sa Daniw, Liliw, Laguna. Sapagkat ito po ay isa sa mga successful production ng African Nightcrawler at vermicast. So doon po sa mga taga Department of Agriculture na malapit po dito sa Daniw, no po ay isa pong kagalakan ng aming group ng Usapang Vermiculture na kayo po ay anyayahan dito sa
production site ng Tatay Carlo at siya po ay available po na kayo po ay entertain. Yan po. At kasama ko po dito, syempre, yung aking mga pinsan, ang dalawang doktora, yan, andyan yan, dalawang doktor ng DepEd, at ang ating isang kasama din natin na pinsan na may bulatehan din sa Daniel din. San Isidro, Liliu Laguna, kapitbahay lang din po. Ano. So yan, mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, kami pong lahat ay naandirito at handang patuloy na mag-provide sa inyo ng inyong pangailangang bulate at bermika. So, iyan po, binibigay ko po sa inyo ang Tatay Carlo. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.